Are you sure nandito? After 15 minutes. Oh, sige na. Ay, gusto nyo ng question and answer. Sige na, magtanong na kayo. Pagamihin mo natin viewers natin para madami tayong tanong. Tanong! Ano? Napapagawa yung AirPods. Oh, napapagawa daw ba yung AirPods? Bakit naman lang? Bakit sa ano? Apple? Eh, di bumalik ka na lang. Ha? Ano, hindi. Hindi ka magana. Ay. Oh, kaya hindi magana. Oo daw. Ayan daw. Feeling ko maayos yan lang. Tayo mo kay Coach Mark. Sorry. Kay Coach Mark lahat. Yan, just 2 minutes. Ah, sige na, magtatanong na. Ayun na yung first question. So, second question. Tayo pala. Ah, sige, ako, may question ako. Pag, ay, hindi, ayoko. Wag na pala. Baka hindi maganda yung question. Siyempre, may magtatanong ng nonsense. Kahit alam naman yung sagot, tatanungin pa. Kung di nyo alam, huwag nyo tatangin. Alam nyo naman hindi sasagutin. Oh, wait lang kayo sa mga tanong. 15 minutes pa. Hello, Ate Malo. Oh, ito na. Sige na. 15 seconds na. 1,000 na rin tayo. Hello! 1,000 viewers! Guys, fourth day na po ng campaign, Money Mania. So, pang mag-send po kayo ng gift, please, 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 guys, ito pong nasa upper right ang isend nyo po. Kasi, papasok po yan sa campaign. So, ngayon po, pang 7 tayo. Hindi ko na alam kung paano sila nagka-campaign, pero for sure, napag-aralan nila kung paano mag-campaign dito sa Kuni. Basta, ayan po. Upper right po. Thank you, Ate Malo and Jonah 1189. So, nandun lang po yung sa gift. Tapos, campaign. Yan, perfect. Ah, ito, love. My question. Number one. Hawak sa dibdib. Mag-stay ka daw ba if of mag-toxic na yung relationship? Pag mas nag-cause ng stress more than happiness. Oh, alam niya na. Pag nag-cause ng stress. Parang part naman yung stress, pero kung yung OA na. Parang nonsense na yung ike na. Ano, no? Puro stress. Oo. Dapat safe space pa yung relationship. Mm-hmm. Oh, alam nyo na yan. Sagot na ba ang mga tanong? So, paano mo masasabi? So, kunyari toxic. Toxic ka sa relationship. Ikaw yung toxic. O, kunyari ganon. Ah, oh, wala.
Oh, next question. Haksak mo. Hindi ko lang itatanong ko. May gusto kong tanong, pero hindi ko alam kung paano ko siya itatanong. Thank you, wonderful Jane. Yes po, bukas po magla-live po ako ng matagal, pero baka hindi hanggang 12 kasi may training po ako. Ito lang mahirap ang nagka-campaign, kaya minsan ayoko mag-campaign kasi yung last day nga yung mahirap. Eh, hindi yung importante. Pero, ayun guys. So, panalangin nyo na lang kung hanggang 12 po ako makakapasok. Ay. Ayun, sabi, pag mas distraction daw, imbes sa impresyon, no, no na daw. Totoo ba yun? Naniniwala. If distraction na siya. Sisira na yung peace of mind. Ayun, pag nasisira daw yung peace of mind, it's a no, no, no. Pero, yun, alam, lagi kasi ang hirap paano mo i-end yung ganong relationship. Parang minsan, parang, kunyari sa relationship ka, tapos toxic yung partner mo. Tapos, gusto mo i-end, pero isaisip mo, hindi naman siya big deal. Kasi parang sa atin kasi, ang big deal, like, nag-cheat, like, ganyan-ganyan, kung ano yung, siyempre, mabigat talaga yon. Pero minsan hindi nga natin napapansin yung mga ganong klaseng, yung kunyari, toxic na yung partner natin. Hindi na natin kinoconsider yun na, ay, parang hindi na rin siya okay para sa sarili mo. So, minsan yun niya ako, during relationship nyo, lagi mo na lang siya binibigyan ng chance. Kasi nga, toxic siya, baka magbago, baka maging okay, pero kakabigay mo ng chance. Diba? Tapos walang pagbabago. Parang, paano? Paano i-end? So, minsan, di nagiging okay yung end ng, ano yung relationship. Minsan naman, iba-iba kasi yung itao din talaga. Minsan may mga ganun. Like, kanyara pag sinabi mo na, ah, ganito, toxic ka na. Pero, hindi nila na-realize na toxic sila. Kaya nagiging pangit yung end ng relationship.